So guys, maglinis tayo ng ating pork trotter. Nilalagyan ko lang siya ng asin. Tapos, irarub yan isa-isa. Tsaka, i-rinse off. Dapat malinis. Tapos, ilagyan ko ulit siya ng cornstarch. Tapos yan, irub na naman ulit isa-isa. Tsaka, i-rinse off ulit. Dapat malinis yung pagkakalinis natin ng ating pork trotter. Ito na yung ating pinakuluang tubig. Naglagay lang pala ako dyan ng ginger, dahon ng laurel, tsaka yung pamintang buo para pang blanch. Ilagay na natin yung ating pork trotter na hinugasan sa ating pinakuluang tubig. Naglagay lang pala ako dyan guys ng rice wine sa ating pinapakuluang tubig para pangtanggal ng amoy ng baboy, tsaka i-blanch natin siya 10 to 15 minutes. Hayaan lang na lalabas yung kanyang mga excess fats. Ayan na, hinugasan ko na yung ating pork trotter isa-isa. Tapos, running water lang siya. Tapos, tsaka natin igisa. Dapat hugasan ng maigi para malinis talaga yung pagkakalinis niya. Umpisahan na natin ang pag-fry. Tapos ilagay na natin ang ating pork knuckle. Haluin na natin. Tapos meron pa tayong bay leaf dito. Maglagay pala tayo ng light soy sauce. Tapos maglagay tayo ng dark soy sauce. Tapos maglagay din tayo ng ating pineapple juice. Tapos ating halo-haluin. Lagay tayo ng cinnamon powder. Naglagay din ako ng rock sugar. Sumasayaw yung palayo. Tapos, lagyan na natin ng tubig at saka pakuluan siya. Nilipat ko pala sa kasirol guys para mas mabilis siya maluto, mabilis lumambot pag nasa kasirol siya.
Ayan, luto na yung ating pork trotter. Ready for dish up na. So ito na guys, ready for dish up na ating braised pork trotter with peanut.